isa sa mga pwede nating hilingin ngayong Pasko ay huwag po sanang maminsala ang bagyong ubi. Alam niyo, we have to do this job. Kailangan magpasaya tayo ng tao. Pero kinakailangan ipaalala rin natin sa mga nanonood ngayon, lalong-lalo na sa mga taga-Visayas at Southern Luzon at Northern Mindanao, dito po sa bagyong dadaan. Kuya Kim, pinakabago ngayon. Oo, paano po yung pinakabago ngayon, Kuya Kim? Oo, bukas na ba talaga? As of 11 o'clock, no? As of 11 o'clock today, ito pong bagyong si Ruby, Typhoon Ruby, ay nasa 435 kilometers east of Borongan, Eastern Samar. Wow. At ang lakas nito ay medyo lumakas sa 215 kilometers per hour maximum sustained winds at 250 kilometers gustiness. Medyo malakas itong bagyong to. Ano naman ang direksyon nito? Ang direksyon po hindi pa rin nagbabago sa west-northwest. Ibig sabihin, tatama pa rin po ito sa lupa bukas po ng gabi o Sunday ng umaga dito po sa Eastern Visayas, Eastern Samar. Banda dyan po ang tama niyan. Gaano ba kalakas ang 215 kilometers per hour? Yung last typhoon, yung Yolanda, ano yung wind doon? Base sa data ng PAGASA, tumama sa lupa yan, 235 kilometers per hour maximum sustained winds at nasa mga 260 or 270 kilometers per hour gustiness. Pero wag natin mamaliitin na kahit konti lang yung pagitan ng 250, malakas yung kuya. Malakas yun. At ang babantayan natin ay yung tinatawag nating storm surge o daluyong. Gano'n naman kalaki ang storm surge nitong bagyong ito? Sa Yolanda, umabot po ng 5 to 7 meters ang taas ng storm surge. Ngayon naman, itong alo na babantayan natin dito sa bagyong ito habang ito po'y lumalapit ay 4 meters. Wow. Gaano po kataas ang 4 meters? Ang 4 meters ay kasing taas ng isang palapag na bahay. Ganyang kalaking alon po yan. Pag sinabi po ng ating lokal na pamahalaan na lumikas, huwag na po tayong magtumpi. Magpatumpik-tumpik pa, lumikas na po tayo dahil malakas po itong bagyong ito. At isa pang bahagay, no? Marami kasi mga storm signals kaya, nakataas ang storm signals. Sasabihin ng mga kababayan natin, maaraw naman eh. Wala alright yan. Bakit tayo naka-signal number 3, signal number 2, taas-taas ng araw. Walang kwenta yung PAGASA. Ang storm signals po ay may saklaw na 24 hours. Ibig sabihin, within 24 hours, yung signal number 3 na yan, yung lakas ng hangin na yan, dadating yan. Wala pa ngayon yan, pero mamaya darating yan. So, ganun. Huwag na nating antayin. Huwag na nating antayin. Siguro, importante, yung mga dadaanan ng bagyo, kailangan nila mag-grocery, bumili ng mga kandila, maghanda. Kasi, hindi natin manasabi, di ba? Baka mamaya, dumating na naman ng napakalakas, mag-brownout na naman, tapos hindi ka na makakalabas, magugutom ka. Dahil pinag-uusapan natin yung grocery, ang may concern dyan, mga dito mga taga sa Metro Manila, di ba? Marami kasi nagtatanong, na headline pa sa dyaryo kanina, tatamaan ba ang Metro Manila? Ang sagot ay ito, may maliit na posibilidad na tumaas ang bagyo at dumaan ang Southern Luzon na maaring madaanan ang Maynila. Maliit ang posibilidad. Ngunit kung hindi dadaanan ang Maynila, ang lapad po o diameter nitong bagyong ito ay nasa 700 kilometers. Ibig sabihin, hindi man daanan ang mata. Pagdating po ng Sunday at ng Monday, signal number 2 dito po sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon. Ang signal number 2, malakas din yan. Malakas pa rin yun, no? Hindi mo pinagandaan yan, nakamamatay din yan. Yes, that's right. So, yun ang ating... Wala namang problema kung mag-grocery ka ngayon dahil makakain mo rin naman yan, di ba? Oo naman. Kaya sa mga sinabi ni Kuya Kim sa mga lugar na dadaanan ng bagyo, mag-ingat po kayo, makinig sa lahat ng mga balita at sumusunod dapat kayo sa mga advisory ng inyong local government. Yes.